So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So syempre nandito tayo ngayon. Ayan, nakikita nyo guys. So HYX Enterprise para sa panibagong bike check videos. Pero bago yan guys, gusto ko lang magpasalamat sa HYX para sa kanilang binigay na jersey guys. So ang ganda ng jersey guys. So ayan, di ba? So meron na tayo magagamit pag nag long ride tayo. Pero sa video ito guys, magbabike check tayo ng HYX Cosmic Road Bike. Ayan, na full carbon, kung hindi ako nagkakamali yan. So guys, wala nang intro guys, napaka-excited na talaga ako na mag-bike check nito. Ayan, oh. So diretso tayo sa bike check guys, samahan nyo ako. Ayan, so napakaganda guys na ibabike check natin ngayon na HYX Cosmic na road bike. So makikita nyo guys, oh, sa frame pa lang naka-two-tone na tayo na glossy metallic blue. So metallic blue dito, then black sa taas. So glossy black, metallic blue, glossy dito sa middle na baba. At sisimulan natin sa kanyang top tube. So guys, sinukat ko yung top tube niya, 150mm yung haba nito. Ayan, oh. So nahabaan ako dyan noong una kong nakita. At syempre may logo yan nung HYX. Ayan guys, kung makikita nyo, ayan. So pag kinapa mo to, parang may decals yan. Ayan, parang may decals, parang sticker. Ayan, oh. So napakaganda. At dito sa kanyang head tube, tapered yan guys, tapered. So magkaiba yung size nung ibabaw sa kanong ilalim, kaya nasabi kong tapered na yan. Ayan. At naka internal bearing na yan guys, na sa loob. Ayan, internal bearing at naka internal cabling ang ating frame. So dalawa sa bottom tube at isa sa top tube. Ayan, ito isa, then ayun yung isa sa kabila. Tapos sa kanyang top tube, tingnan natin kung anong makikita natin. Sa top tube niya may nakalagay na HYX, tapos yung Chinese character na HYX, at yung brand na Cosmic. Tapos mayroon dito nakalagay na HPMC, High Pressured Molded Carbon. So palagay ko ito ay minolde na carbon. Ayan, no? At dito naman walang masyadong design, na glossy black. At ito ang kanyang lock para sa kanyang seat post. Ayan. At dito sa kanyang seat tube, may makikita lang tayo na HYX at lalagyanan ng battle cage. So dito mo ilalagay yung iyong pulutan. At dito sa kabila ay ilalagay mo naman ang iyong beer. Ayan, o, diba? Dalawa. O. So pag may beer, may pulutan. At meron ka dito makikita na parang decals na HYX. Pero guys, pintura yan. Ayan, pintura. Sinukat ko nga pala kanina yung kanyang seat tube. Ito ay 52 cm. So ngayon lang ako nakapag-bike check ng road bike na 52. Medyo nalakihan ako sa kanya. Ayan. At syempre, meron dito naman na tornilyohan ng kanyang FD. Ayan. So dito na kanya sa down tube, ganun din. May makikita ka namang malaking HYX. So ganun din, parang decals din yan. At kung hindi ako nagkakamali, 1, 2, 3, 4, pentagon yung shape nung ating down tube o bottom tube. Ayan. Mukhang pentagon dito. At kung hindi ako nagkakamali guys, ang ating baba dito ay press fit. Yan, napakalapad kasi dito. At dito sa kanyang chainstay, may makikita kang HYX. At dito lumabas yung kable ng RD. Pwedeng dito, pwedeng doon. So depende sa'yo kung saan mo gustong ilabas. Ayan, oh. At syempre, naka-quick release ang ating frame. Dito sa seat stay, walang masyadong design. Ayan. By the way guys, made of carbon nga pala ang ating frame. Pati ang ating seat post, carbon na rin yan. At pati ang ating fork, made of carbon. Ayan. So pag kinapa mo to, ganun pa rin, parang may decals pa rin dyan. Ayan, oh.
Yan. At naka-quick release. So dito tayo sa kanyang wheel set. So ayan ang kanyang wheel set, guys. So napakaganda. So dito tayo sa kanyang hubs. Yung hubs niya ay gawa ni Novatec. Ayan, Novatec A27 1SB na naka-bladed spokes. So bladed ang spokes natin, bilangin natin 2 4 6 8 10. So 20 holes ang kanyang hubs na Novatec na naka-quick release. At kung hindi ako nagkakamali, guys, palagay ko pwede itong i-convert sa true axle, pero bibili ka ng adapter. Yan. At kanyang spokes ay bladed at palagay ko stainless na rin to, guys. At ang kanyang rims ay made of carbon na rin, na aero. Kita nyo, guys, oh, kitang-kita sa video na carbon ang ating rims na gawa ni Zip. Yan. Nakalagay dito 404. Tapos ang kanyang gulong ay gawa ng Maxxis Sierra. Iyan. Ito yung gulong na galing sa bundok ng Sierra Madre. Ang sukat niya ay 700 by 25C. So karamihan naman sa mga road bike o talagang mga pangarera ay naka-700C. At dito sa kabila, ganun pa rin, naka-Novatec na hubs na F37 2SB. Bilangin natin yung holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 24 holes dito sa likod. Kung 20 sa harap, 24 dito. Ayan, oh, kita nyo naman, oh. Ayan. At ganun pa rin, naka-bladed spokes at aero na carbon rims na double wall na gawa yan ng Zip. At ang gulong niya ay Maxxis Sierra na nanggaling sa bundok ng Sierra Madre na ang sukat ay 700 by 25C. So napakataas pala ng maximum PSI ng mga road bike, 120. So nandito na rin naman tayo, punta tayo sa kanyang cogs. Ayan. Ang cogs niya, bilangin natin, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 speed na 11 to 28. So, pangarerang-pangarera na ang ating cogs. 11 to 28. So, pakinggan nyo, guys. So, napakatahimik, oh. Diba? Road bike na road bike. So, yung ibang bike check natin na road bike, tunog mayaman. Ito, tahimik. At palagay ko, guys, ang cogs niyan ay gawa sa SRAM. Yan. Bakit ko nasabi? Kasi SRAM yung ibang parts niya dito, eh. Yan. Dito naman, ang kanyang RD ay SRAM Rival. Ayan, SRAM Rival na siya. Ayan. Wala ako masyadong alam sa SRAM, guys. Pero sasabihin ko na rin kung ano yung nakikita ko na lang dito. At may nakasulat dyan na exact actuation. Ayan. Kung ano man yun. Tapos ano to? Aero Glide. Ayun, Aero Glide. Nadinig ko na yan pero hindi ko alam. Ayan. Dito naman, ang kanyang kadena. Ayaw mag-focus ng ating camera, guys. May dumaang chicks. Ang kadena niya ay Shimano na Via Japan. Kung hindi ako nagkakamali, guys, kung nakikita niyo sa camera, na HG X11. At dito sa kanyang crank. Ayan, guys. Ang crank niya ay gawa ng SRAM Rival na Halotech. Ayan, sabi nga ng idol ko na si Sobiit, daanan daw yan ng halimaw. Ayan. Shoutout sa iyo, idol, Sobiit. SRAM Rival. At ang kanyang chainring ay ganun din, gawa pa rin niya ni SRAM na 100 BCD. 50 yung pinakamalaking chainring at 34 yung pinakamaliit na chainring. At alam ko, alloy na rin tong kanyang chainring, guys. Alloy yan. Siyempre dito, guys, nakalimutan ko, 170mm nga pala yung crank arm niya, gawa sa alloy. At ang kanyang FD, guys, siyempre gawa pa rin yan ni SRAM Rival. So dito dumaan yung kanyang kable dun sa frame. Ayun, guys, kung nakikita nyo, linawan natin. Ayan, guys, so dun dumaan yung kanyang kable sa likod. At tingnan natin yung ilalim niya, kung ano makikita natin sa ilalim. So ganun pa rin, guys, meron siyang cover dito. So palagay ko nandyan yung access para mapalitan nyo, mas madali nyo mapalitan yung kable. Ayan, natatanggal, may tornilyo. At dito tayo sa kanyang pedal, guys. Oh. Nakita niyo yung pedal niya, guys. Oil slick na gawa ni Extreme. Yan. Kahapon ko pa naalala Extreme Magic Sing. Pero hindi. Extreme yan na from
Ako na ako nagkakamali, ang stream ay from Germany. Ayan. At naka-sealed bearing na siya. Ayan, ang ganda. Tapos, ang layo ng clearance niya dito, guys. Tingnan nyo. Layo. Siguro mga 1.5 inch to. Ayan. At dito tayo sa kanyang seat post. Ang seat post niya, guys, made of carbon din. At ito yung pinaka-lock niya. Ayan. Pinaka-lock. Pinipress yung pababa. Seat, carbon. At ang kanyang upuan niya, guys, ay gawa ni Trail. Ayan, Trail. So, parang kadena yung Y niya dito. Medyo malambot siya. Ayan, medyo lang. Hindi siya ganun kalambutan. Tapos, mayroon palang, mayroon siyang mababaw na kanal dito. Ayan, oh. So, pwede na rin ang daanan ng utot niya, kaya daanan ng ihi. Ayan, dito. At, ayun, mahaba na to. So, pangarerang-pangarera ang ating upuan. Ayan, oh. So, ready-ready na to sa pangangarera. At dito tayo sa kanyang handle, drop bar. So, yung drop bar niya, guys, sinukat ko 410 millimeter. Ayan. Tapos, magkasama ang drop bar sa kayong stem. Pero sinukat ko na rin yung stem 100 mula dito sa gitna hanggang doon sa gitna ng headset. So, 110 to, 410 yung ating drop bar. At ang kanyang STA, guys, oh. SRAM, Rival, STA siya, ayan. Hindi ko alam paano ginagamit to, guys. Pero ang nakikita ko lang naman is dito is SRAM, Rival. Pero sabi sa akin, one click daw yan. Saka tapos ito, one click. Ayan. Then tingin tayo sa kanyang spacer. Nakalimutan ko, guys, yung kanyang spacer. Ang spacer niya ay 1, 2, 3. Tatlong 1 centimeter na carbon. Ayan, oh. So, palagay ko, guys, wala na tayo nakakalimutan. Ah, ito pala. Ito yung kabila, guys, ng crank niya. Ayan. Ito yung kabila ng crank arm. So, may cover dito at gawa ni SRAM Rival. At bottom bracket niya, Halotech. Hindi yata siya press fit, guys. Pero, hindi natin sure. Nagawa yan ni... Hindi ko makita, guys. Parang GXP yata. Parang GXP yung nakalagay. At ito yung kanyang... V-brakes. Ang V-brakes niya ay gawa ni Shimano Sora. Ah, Shimano Sora. So, sa kabila, ganun din. Naka Shimano Sora din ang kanyang V-brakes. Tapos, yung kanyang cable ay gawa ni Extreme. Eh, makikita nyo, Extreme ang kanyang kable. So, meron dito na akong nakikita ng tornilyuhan. Palagay ko, dito minamount yung mga... kung anumang mga accessories na pwedeng ilagay. At naka-internal cable yung ating, kung makikita nyo, guys, so naka-internal cable yung ating kable sa STI. So dito, tapos meron din ditong butas, oh, kung nakikita nyo sa camera. So may butas dun. May cover lang siya na rubber. Yan. So sa kabila, ganun din. May cover din siya. Ayan, oh. Kung nakikita nyo, guys, yan, naka-internal siya. So palagay ko, wala na tayo nakakalimutan. So, ayan yung ating HYX Cosmic na road bike. Ayan. So, ayan guys, ang bike check videos natin na napakagandang HYX Cosmic na road bike. So, sa mga nangangarera dyan at mga balak gustong mangarera at naghahanap ng magandang road bike. So, ito, tamang-tama sa inyo to. Wala na kayong papalitan dyan. So, yung pipidal na lang ang kulang. Ayan. So sa mga magtatanong kung saan mabibili at magkano, direkta na kayo makipag-ugnayan or tumawag sa HYX Enterprise. Ilalagay ko na lang sa description, guys, yung kanilang contact number, Facebook link at Google Map. Ayan. So kung nagustuhan nyo yung video natin, huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment na rin kayo, guys, kung anong masasabi ninyo dito sa road bike na to. Pero ako magsasabi, napakaganda ng bike na to, guys. Ayan. So pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check videos. So hanggang dyan na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Babush! Ayan, so may bago tayo. May bago tayong jersey, guys. So salamat sa inyo. Salamat! Thank you, HYX!